Kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today. And syempre, bago ko simulan ng lahat, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang aking latest reaction video, which is yung paubaya na kinover ni Kat at saka ni Lexi. And then syempre, ang bida dun ay si Angel at saka si Yano, ang Margel na at the end of the video, naghiwalay na, binigay na ni Yano yung singsing. And sobrang sakit lang talaga yan. Kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description. I-check nyo na yan, i-like and i-share at mag-comment kayo para sa mga susunod kong reaction video, okay? Ewan ko, basta ang sakit-sakit, no? Alam ko lahat kayo nasaktan. And I'm sorry guys ha, sa paggawa ko ng reaction video kung nasaktan ko man kayo. Pero sabi nga nila, we need to move on din and supportahan natin kung sino yung kinatambal kay Yana, diba? So for today's reaction video guys, bago tayo mag-proceed sa mga vlogs ng Mardi, since gusto nating supportahan si Yano at ang bagong tinatambal sa kanya, gusto ko munang gawa ng reaction yung mga nire-request niya sa akin. Ito yung pinaka-most requested niyo talaga. Actually, nagbasa ako ng comments bago ko gumawa ng reaction video. So, gusto kong malaman itong vlog na ito, yung ang totoong pakiramdam ni Angel sa hiwalayan nila ni Mariano. So, gusto ko maging clear din sa utak ko para at least makamove on tayo. Alam nyo yon, and then mag-start tayo ng panibago, diba, para kay Yana, diba? So, na-excite akong panoorin to kasi alam ko lahat umiyak ata sila dito, including Lexi. And hindi ko alam kung ano naging gana, pero gusto kong maramdaman kung ano yung naramdaman nila dito sa video na to. So, na-excite akong panoorin and sabay-sabay natin ng panoorin. Let's go! Kasi pinanganak ako. Uy, ba't umiiyak din si Lexi? Silang kaulat. Dumating ako dito, nagpapasalamat daw siya. Diba yung kinikilabutan ako dun sa iyakan? Sana naman tayo eh. What's up mga kabatang hamon? So today, may hahatulan tayo. Yan, may i-interviewin tayong isang mahalagang tao. Importante tao. Napakahalaga. Oh. Sa buhay ng kalapapainportante. Yes. Importante tao. Kakahatulan natin siya. Kailangan ang niya mag-ready sa mga nakahandang katanungan para sa kanya. At kailangan din natin mag-ready para sa mga itatanong natin sa kanya. Ganda ni Angel. Sino kaya itong taong to, no? Sa tong, ano, palaisipan. Sino pa yung ulo? Paolo Duterte. Napakalag eh. Si Bato. Kailangan nyo sa pag-ito na basta kalbo Bato. Puso. At kung anong katotohanan. Siyempre, magtatanong pa yung may kwenta naman. Alam nyo, malaking bagay ito. May kwento. Importante ito na mag-transfer ng para alam nyo na yung nila, di ba? Alright, so, marami din talaga akong gustong itanong at saka gustong malaman sa taong to. So, alam ko naman na yung mga viewers natin, gusto, marami din silang gustong malaman. Maraming katanungan. Wow! Angel, marami for sure. So, matutulungan natin sila para masagot din yung mga katanungan nila. Bigyan linaw ang lahat. Totoo yung sinasabi ni Lexi to clear everything. Naka-gray hair! Oo, bongga ni Raisa, no? Ang international ang itsura, ang hair niya, bonggaceous. Bonggaceous! Ayun! Ako natulog kong maghapon. Masaya. Hanggang gabi. Medyo napuyat ako dahil walang puyat. Saka talaga attitude ni Lexi. Nabarkada. Si Raisa, gumatong ito, umikot sa pagbe-break. Nagsimula kami ng umaga hanggang gabi. Grabe. Actually, matagal yung ganyan, diba? 8 hours ginagawa sa akin. Grabe. Tapos makapal pa naman na yung book ni Raisa. Dalawa yun ha, dalawa yung gumagawa. Medyo dalawa sa kayo kayo bang yung pusong bato na. Pusong bato na. Joke. Okay naman na.
Oy! Pwede na umibig ulit. Hindi oh! Wow! Malalak ko! Malalak ko! Nanay, nagkakalak ko! Bet ko yung ate sa dikat ko! Lalak! Hindi yan! Usapang lalaki! O, hindi ka kasali! Hindi ka kasali! Meron nga akong ibubunyag sa inyong lahat. Dito magtatanong na tayo lang. Eh, talagang... Oh, sige na, yan na, mag-ready-ready na tayo ng mga katanungan. Baka mamaya mablangko tayo. Imbis yung tatanungin yung mablangko, tayo mablangko ha. Baka wala tayong may tanong ha. Sige, natuloy niya lang kayo mga naka-stack sa mga... Baka mamaya matanong din na nag-barkata ka baka. Ano yung inumo kagabi? Ano ops ko umuwi? Ano bang attitude din na promise? Alright, so start na natin guys. Alam ko excited na kayo. Yes. Para masagot na yung mga katanungan na matagal nyo nang gustong itanong. Yes. At gusto na. Sinong malaman? Inalingan! Tama yung pasok ni Liza doon, men. Bibiyan. Sinuwi ka katumbaran na lahat ng mga hiling nyo, mga katanungan. So, simulan na natin! Yes. Ipapakilala na namin sa inyo. 2, 1. Taray! Ibang klase ka talaga yan, no? Grabe ka! Ibang klase. Bet ko yung hair niya dyan at saka yung shades niya. Good morning guys. Ako po yung i-interviewin po nila ngayon. Siyempre pipilitin ko pong sagutin yung mga katanungan nila. At alam ko naman po na marami din po ay na katanungan na gusto nyong malaman sa akin. Kinikilabutan ako dito. Sagutin ko yun para po sa inyo. Ano ba yan? Ba't ganun yung pakiramdam mo? Nagsit pa rin ang boses ni Yano. Ginawa mo ko tatawa na. So, ang unang tanong. Takasan mo. Ano ang nagustuhan sa'yo ni Cindy? Sa tingin mo. Sa tingin mo. Sa tingin po nagustuhan sa'yo ni Cindy. Oh my God! Ba't nag-usap naman na kami. Seryoso naman siya dun sa sinabi niya sa'kin. Sabi niya nagustuhan niya sa'kin is yung ugali ko. Tapos, mapagmahal ako sa pamilya. Totoo. Tapos, yung boses ko daw. Okay. Ate Raisa, thank you for your beautiful question. Next question naman, magtatanong sa akin si Denden. Okay, si Ana. Kabaligtaran lang nung tinanong ni Raisa sa'yo. Ano naman nagustuhan mo kay Cindy? Nagustuhan ko sa kanya. Oh my God! Mahinhin siya. Tapos, tahimik lang. Tapos, maka-Diyos din. Tapos, mapagmahal din siya sa family niya. Din. Oy, wait lang ha. Post ko muna doon. Pwede bang mag-comment muna ako doon sa sinabi ni Yana na ikaw anong nagustuhan mo kay Cindy? Tahimik siya. Mahinhin siya. Mahal niya rin yung family niya. Ba't parang kabaliktaran ni Angel? Diba? Ba't ganon? Ba't naman parang kabaliktaran ni Angel? Like parang, alam niyo yun, as a part ni Angel, like parang, minahal mo rin naman ako eh, diba? Parang, like, minahal mo ako kasi, ako, parang, napansin ko talaga din eh, kabaliktaran talaga siya ni Angel. Si Angel kasi maputa, maingay, magulo, like ang ingay, alam niyo yun, kalog, hindi siya tahimik, kabaliktaran siya ni Cindy. Pero minahal siya niya na sa kabila lahat ng yun, ba? Diba? So, hindi ko lang maintindihan yung sagot ni Yano doon, ba? Diba? Like, but parang medyo iba din, ba? Diba? Iba yung dating sa akin. Pero sabi nga nila, kanya-kanya naman tayo eh. Pero iba lang ha, iba lang yung dating sa akin doon. Ayan, sige, tuloy nga natin. Thank you to your beautiful question. Kaya naman, gusto ko magtanong ulit si, ano, si Lexie. Si okay, Lexie na. Ang tanong ko, connected din sa tanong ni Raisa tsaka ni Denden, about din kay Cindy. Ano sa tingin mo yung motibo ni Cindy sa'yo? Oh my God! Motibo ni Cindy sa'kin, di ba nandito siya ngayon? Sabi niya sa akin, gusto niya daw akong alagaan. Tapos gusto niya daw akong tulungan na sabi ko kahit kung gusto niya daw akong mag-matured. Tapos yung panalamit ko, gusto niya daw ano, ayusin yun.
kasi nagmumukha daw akong bata. Pero sinusunod ko naman siya. Yun yung man sagot. Oh my God. Teka lang, pwede bang mag-comment ulit ako doon? Oh my God, parang ang haba tayo dito ah. Sorry guys ha. Gusto ko mag-comment dun sa bawat sinasagot ni Yano eh, di ba? Behind sa lahat ng sinasabi ni Yano, alam niyo sa totoo lang, tulad lang eh, like, kung ano yung sinasabi ni Cindy, kaya rin yun ni Angel. Though, guys, hindi ako nagiging bias dito or what like ha, alam niyo yun ha, hindi ako nagiging bias dito. Like, sabi ko nga, kung anong kayang gawin ng isang babae, kaya rin yung gawin ng isa pang babae. Diba? Though walang perfect, pero kung anong kaya kong gawin, kaya rin yung ng iba. Diba? So, tulad-tulad lang yan. Like, yung sinabi ni Yano na, gusto mo ako gusto ni Cindy na mag-matured ako, gusto ni Cindy baguhin yung pananamit ko. Diba? Like, kaya rin yan ni Angel. Diba? Pare-pareho lang yan, diba? But, ewan ko ha, parang behind dito sa ginagawa ngayon na to, parang ang sakit-sakit lang sa part ni Angel. And ewan ko kung paano niyo to kinakaya sa totoo lang. Ituloy natin ha. My God! Ayun, ang tanong ko pala sa'yo, Mariano. Minahal ka ba ni Cindy? Hindi dahil kailangan kanyang baguhin at gawing mature? Dahil, minahal ka niya dahil ba mahal ka lang talaga niya? Ayun! Alam kong mahal niya ako. At nararamdaman ko yun sa kanya pag magkasama kami. Pag magkasama kami sa isang lugar, hindi ko nakikita sa kanya na kinakaya niya ako sa ibang tao. Nafe-feel ko talaga na mahal niya. At mahal na mahal ko rin siya. Oh my God! Yes. Ang sakit! Si Angel. Oh! Sa tingin mo ba mamahalin ka niya kahit na wala ka dito sa SY? Oo. Kahit na wala kang pera? Kasi, nung may time na... Oh my God, yung question na inside. Usap kami, sabi ko sa kanya, paano pag wala na akong trabaho? Paano pag wala na ako dito sa SY? Sabi niya, kahit ano ka pa, kahit nasan ka pa, mamahalin kita. Kahit wala na tayong makain, kahit wala kang pera, hindi kita ipagpapalit. Ano sabi niya sa... Oh my God! Sandali lang. Pwede ba rin ulit akong mag-comment dun ha? Ayan. Sabi ko nga guys, wala akong binabias dito ha? Ayan. I'm just giving my opinion lang as a reactor din. Alam nyo ba, yung sinasabi ni Yano, and bongga yung tanong ni Angel actually ha, isang napakagandang tanong para kay Yano. Like, mamahalin ka pa rin ba niya kung wala ka dito sa SY? Kahit wala ka ng pera, di ba? Isang magandang question yan. Like, tapos nung sinagot niya, no, like, parang sobrang ang confident ng sumagot eh. Like, sasabihin niya na, guys, disclaimer ha, hindi ako perfect, okay? I'm not a perfect person. Gusto ko lang din magbigay ng opinion, okay? Dun sa sinabi niya, no, na, sigurado siya na mamahalin siya ni Cindy kahit wala siyang pera, ganito, ganyan, ganyan. Parang, alam niyo yun, ako ha, sa sarili ko ha, hindi kasi ako nagtatrust sa mga words talaga eh, diba? Ang hirap magtiwala sa isang salita lang, like, kung hindi pa nangyayari, diba? Pero na lang talaga kung mangyari yan, diba? Minsan, hindi na lang natin kailangan sabihin, kailangan gawin na lang natin. And then, dun talaga natin mapapatunayan kung talagang totoo yung sinasabi sa'yo, diba? So, ituloy natin. Oh my God! Exciting to! Hi! Sana anong naramdaman mo na yun sikat yung naririnig namin galing sa ibang tao na parang ikaw ang bumuhat dito? Hindi ba lumaki yung ulo mo sa naririnig mong ganun? Sa totoo lang, marami akong nababasa ng mga nagko-comment. Kesyo, ano, pinapahirapan daw ako dito. Tapos, pero alam niyo guys, hindi ko pinapansin talaga yun. Tama may yun time na gusto ko nang bumalik sa ano, sa dati kong buhay. Yung umalis na lang sa ano, sa, what's tawag dito? Sa lahat. Social media. May time na gusto ko nang umalis sa social media, pero di ko magawa. Kasi,
napamahal na ako sa inyo. Yes. Family, na-enturing ko sa inyo. Yes. Siyempre, oh my God. Na, pag umalis ako dito, is iwan ko yung problema ko dito. Ayoko mangyari yun. Kaya, alam ko yung mga ginagawa nyo. Mga pagod na pinaghirapan natin tayo lahat dito. Oh my God, umiiyak na siya. Sa totoo lang, kahit marami na akong mga nababasang masama, tinatanggap ko yun kasi mahal na mahal ko at parang family na talaga yung turing sa inyo. Oh my God! Comment muna ako doon, ha? Ano ba yan? Inaawa naman ako kay Yano doon. Oh my God, iiyak na naman ba tayo dito? Nakakaloka! Lagi na lang talaga. Alam niyo, nararamdaman ko si Yano, eh, no? Pero sabi nga nila, minsan mas pipiliin talaga natin na piliin yung simpleng buhay lang. Like nung walang magulo, walang issue, walang chismis, walang basher, walang nanggugulo, alam nyo yun. Actually, parang ang sarap talagang bumalik sa simpleng buhay kung saan ka nang galing talaga. And alam nyo, sa part ni Yano, napakabigat niyan sa pakaramdam. Pero ewan ko kung paano niya kinakaya yan. Tingnan nyo, umiiyak siya. Ibig sabihin talaga, may laman talaga and may pinanggagalingan talaga. And napaka-strong niyan tao sa totoo lang. And si Lexi, nakikita ko, andito siya sa slot na to. Like, nararamdaman niya si Yano. Ibig sabihin, totoo lahat ng sinasabi ni Yano. And nararamdaman yun ni Lexi. My God, ibang klase to, ha? Ibang klase to. Ituloy natin. Umiiyak si Lexi, oh. Pass po. Oh my God, pass the angel. So, ang next question is, gaano kami kahalaga sa'yo? Mahalaga kayo sa akin. Kasi alam kong mahalaga din ako sa inyo. Kahit minsan may nagagawa kong mga hindi niyo nagugustuhan, pero alam kong napapatawad niyo pa naman din. Diba? Gaano mo kagusto yung trabaho mo sa SY? Sa totoo lang, masaya ako kasi pag nagre-recording ako, parang alam niyo yung feeling na dati pangarap mo lang kumunta sa isang ano, studio. Tapos ngayon yes, nagagawa. Yes, nangyayari na, diba? Ang sarap sa pagiramdam. Tapos lalo na nung dumating pa kayo. Alam nyo guys, napakalungkot po namin dito nun. Nung dalawa pa lang kami. Pero nung dumarating na bawat isa-isa sa inyo, parang gumagana yung pagiramdam ko, sabi mo. Sabi ko kasi dumadami na, yes! Ang humble niya, no? Ang bait niya, no? Kaya, ayan, mahal na mahal ko yung trabaho. Yes! Okay, no? Since nabanggit mo na lahat kami, yung isa-isa na dumating dito, dun ko ibabase yung next question ko para sa'yo. Sa tingin mo lang, ha, hindi pagiging makasarili yung desisyon mo na naging kayo ni Cindy at ipinagpilitan mo siya na ipasok dito? Alam ko naman na makasarili yung ginawa kong pagpasok kay Cindy dito. Tapos na ipagpilitan siyang mag-vlog. Alam kong ako lang naman talaga yung may gusto na mag-vlog siya. Sabi kasi niya sa akin, ayaw niya daw mag-vlog. Gusto niya, dito lang siya, babantayin niya lang ako. Kahit magkasama kami, kahit di daw siya nakita sa camera, okay lang daw siya. Kaya, yung sinabi mong ipagpilitan, totoo na ako talaga yung pumilit sa kanya. Alam kong makasarili yung ginawa ko, pero lahat naman tayo, may ginugusto. Ikaw, Lex, may ginugusto ka rin. Siyempre tayo lahat dito, may ginugusto. Ako kasi, mas pinili ko kasi yung ano, makasama yung taong gusto. Oh my God! Kaya, pinagpilitan ko siyang pumunta dito.
Sandali lang ah, bago natin ituloy ito. Ano ba yan? Actually, naguguluhan ako. Ano ba yung kinikilabutan? Naguguluhan ako actually at the same time. Alam nyo, gusto kong mas mahalin si Yano. Gusto ko rin mahalin si Angel sa part na to. Kasi, alam nyo, sa bawat sinasabi ni Yano, alam ko nasasaktan si Angel eh, diba? Kasi, alam nyo yun, naging part siya ng buhay ni Yano. Like, ganito, naging karelasyon niya. Alam mo yung naging part siya ng buhay ni Yano. And then, yung tinanong ni Lexi na pinagpilitan ni Yano, si Cindy na ipasok sa SY. Tanong ko lang ah, hindi kaya naisip ni Yano yung mararamdaman ni Angel yung mga panahon na ipinasok na si Cindy sa SY. Tingin nyo lang ha, alam nyo, isipin nyo yun, di ba? And may point din naman si Yano like na sige, may mga gusto rin naman tayo na i-consider. Pero kailangan din naman natin i-consider yung ibang tao, di ba? Hindi lang sarili natin. Kaya siguro natanong din ni Lexi na parang makasarili ka, di ba? Pero alam nyo, bumili ba ako kay Yano? Kasi umaamin siya sa pagkakamali niya, nagiging honest siya, inaamin niya, ina-admit niya, di ba? Which is iyon yung maganda din talaga, di ba? And sabi nga nila, lahat ng nangyayari talaga may dahilan. Pero alam nyo, sobra ako naaawa kay Angel dito sa part na to. Kaya, no? Sobra din. Kasi alam ko yung pakiramdam niya na ganito yung mga tinatanong sa kanya. Tuloy natin! Hindi ka ba natatakot na... Ayan. Makahanap si Cindy Kat ng mas hihikit pa sa'yo. Oh my God! Mga tanong ni Kat. Na pag nakahanap siya ng ibang mas ano pa sa'kin, siyempre, alam kong hindi naman ako ano, ganun kagandang lalaki. Perfect, yes. At alam ko noon na maganda siya. Yes, so, maganda si Cindy. Maganda lang yung tsura ko. Oy, hindi lang ganito. Nakapunto kasi niya sa akin. Di daw siya bumabase sa itsura. Pinaniwalaan ko naman yan. Siyempre, hindi ko naman nababase yung utak niya. Totoo. Pag tumagal, kung ano yung magiging decision niya, diba? Simula nung naging kayo ni Cindy, ano na bang na-accomplish ninyo yung dalawa na magkasama? Mga naabot namin dalawa na magkasama kami dalawa. Sa ngayon, nag-uumpisa pa lang kami. Siguro, pag namating yung panahon, matutupad lang yung mga pangarap namin, yung mga gusto namin sa isa't isa. Siguro, matutupad namin magkasama. Matutupad namin dalawa na magkasama yung siyempre, hindi pa ngayon kasi nagsisimula pa lang kami. Ano bang pangarap niya sa'yo at ano bang pangarap mo sa kanya? Dami ng tanong ni Angel, ah! Pangarap sa akin at madami din ako pangarap sa kanya. Isa na din yung gusto niyang makapagpatayo ako ng isang kainan. Tapos, gusto niya yung pangarap niya sa akin, yung makapagpatayo ko ng sariling kainan. Tapos, pangarap ko naman sa kanya, mabigyan ko siya ng isang magandang buhay. Ito no, pangkalahatan to. Oh my God! Sa tingin mo ba, lahat kami dito, gusto namin si Cindy? Siyempre, di ko naman nababasa yung ano nyo, mindset. Kaya nga, sa tingin mo? Sa tingin ko, may ilang may gusto kay Cindy, may ilang hindi. Yun yung sa tingin ko. May kanyang tanong ni Lexi naman! Bukod dun sa mga past relationship mo, eto kay Angel, at ngayon naman si Cindy na present mo, maghahanap ka pa ba ng iba? My God, yung mga question ni Kat! Oo. Kasi, simula nung dumating si Cindy sa buhay ko, parang unti-unti nababawa ko yung sarili ko.
parang sa kanya na lang ako focus. Hindi na ako naghanap ng iba. Kahit chat or makakita ako sa labas, hindi na ako tumitingin. Ramdam mo talaga nagbago ka? Mm-mm. Kasi simula nung dumating siya, parang nagbago bigla yung... Parang nag-stain na yung puso ko. Parang sa kanya na lang tumitibok, hindi na sa iba. Sandali lang ah. Sa limang nagtatanong na to, hindi ko alam kung lahat pa sila naniniwala kay Yano. Pero for sure si Angel, diba, nakikita niyo naman yung reaction ng mukha niya. Like parang hindi siya ganun talaga kaseryoso. And then parang feeling ko lahat ng sinasabi ni Yano, hindi niya pinaniniwalaan. Siguro dahil may puot pa, alam niyo yun. And then, ewan ko sa iba, ayoko rin naman mag-judge, di ba? Kasi tao lang naman tayo, hindi tayo perfect, di ba? Pero hindi ko rin alam kung ano yung nasa isip nila eh. Pero alam nyo, yung mga sinasabi ni Yano, hindi ko alam kung saan ang gagaling, hindi ko alam kung paano hinahandle. And, ba't ba may mga ganitong moment? Sana no, inisip na nila yung mga mararamdaman ng isa't isa. Like, mararamdaman ni Yano, mararamdaman ni Angel. Pero siguro it's time na rin nga siya na pag-usapan. Kaya siguro ginawa nila to. And sobrang bumibilib ako sa mga pagkatao ng mga to. Kasi, alam niyo yun, bibihira lang yung mga ganitong tao na humahanap sa camera. And harap-harapang sinasagot talaga yung mga issue nila. Especially si Angel at si Yano, pinagharap nila, di ba? And ibang klase. Ituloy natin. Angel. Parang di naniniwala si Kat. Career or love life? Anong pipiliin mo? Gandang tanong. Love life. My God! Siyempre. Ay, gusto niya sagutin. Ano natin? Yan talaga yung nasa puso niya. Kaya ang pinili yung love life. Pag nagsama naman kayo, ayos lang naman na magtrabaho sa labas, construction. Pipilitin kong gawin yan, syempre. Ayos na ako dun sa buhay na simple lang. Kahit di na ako pumunta dun sa mataas, okay na ako dun sa mababa. Hanggang dun ka na lang ba? Kung pipiliin mo yung buhay na simple lang, wala ka bang ibang pangarap? Akala ko ba gusto mo siyang mabigyan ng magandang buhay? Hoy, sandali lang. Bago natin ituloy yung question ni Angel, okay? Bago natin ituloy. Grabe no, narinig din sinabi ni Angel na parang yun nga, yung word na yun. Ewan ko kasan din ang galing yun, diba? Pero may kanya-kanya lang din siguro talaga tayong opinion eh, like ganun, diba? Pero alam nyo ha, on the other side talaga, on my opinion lang din, ewan ko, siguro magkaiba kami ng mindset ni Yano, ng perspective. Like, parang iba ako, iba siya. Pero ako kasi yung tipo ng tao na parang hindi ako papayag na nandun lang ako sa baba. Eh, like, parang okay na ako doon. Diba? Kailangan ko mag-isip ng mas malaking bagay na pwedeng magpapagrow sa akin at pwedeng mas magpapaganda ng buhay ko. And then, kailangan kong mag-isip and then kailangan kong mangarap ng mas mataas. Siyempre, sino ba naman yung tao na hindi nangangarap ng mataas, di ba? Sino ba naman yung gustong simpleng-simple lang, di ba? Kailangan natin lagi mag-isip ng malaki, di ba? Pero siguro, since nasanay na nga si Yano sa ganung buhay, normal na buhay, simpleng buhay, iyon yung pinipili niya. Pero, alam nyo, totoo rin yung sinasabi ni Yano minsan, no? Kanya-kanya yun eh, like parang, sige, okay lang sa akin na piliin ko yung love life. Kasi pag may love life naman ako, pag pinili ko naman yung love life ko, kaya ko naman magtrabaho para dun sa tao mahal ko, diba? Kaya ko magtrabaho sa ibang bagay, sa ibang paraan, basta marangal, diba? And then, pag pinili mo naman yung career mo, parang same lang din. Like, kung nasa career ka, pwede ka rin naman magmahal, diba? Pwede ka rin magmahal while may career ka. Kasi, depende yun sa'yo. Depende kung paano mo siya i-handle, depende kung paano mo siya papatakbuhin sa sarili mo, sa buhay mo, di ba? So, kanya-kanya lang din yan. Pero kung ako siguro yung papapiliin, siguro, pareho ko pipiliin, di ba? Hindi ako papayag na walang love life kung may career ako. Syempre, kung may love life ako, hindi rin ako papayag na wala akong career, di ba? So, kailangan pareho, di ba? Ganun! Okay, ituloy natin yung question ni Angel. Syempre, pagsisikapan ko magtrabaho,
years, para may point. Bigyan ko siya ng magandang buhay. Hindi naman lahat, di ba, yung mayaman agad. Kasi kailangan mo ng pagsikapan bago mo makuha yun. Totoo. Anong turing yung mayaman? Totoo. Sa inyo lahat. Totoo yung sinasabi niya. Sa akin, parang tuling ko dito, to be honest, parang nakababatang kapatid. Kasi kahit nasa kasama ko silang dalawa ni Cindy, ako pa mismo yung parang nagbibigay. Kahit alam kong hindi magkalayo yung age namin, nakakapagbigay ako ng mga advice. Kasi ayoko na mag-decide sila ng dalawa na parang padalos-dalos. Kaya yung gusto ko lang yung makakabuti din sa kanila. Parang kapatid ko na si Mariano, parang kapatid na matigas yung ulo. Galing, totoo. Na pagka sinabi kong ganito, minsan din akong kinig. Ayun. Ako kuya, literal alam ni Mariano, parang talagang kapatid, turing ko sa kanya. No, alam mo yan, no? Sa lahat ng bagay, suportado ko yan. Pero pag alam kong mali, pinaprank ako siya. Yan. Parang ano din, parang kapatid, ganun. Oh my God! Kasi kahit na magkasingidad lang kami, pero ako yung, sa amin kasi may tinatawag na ako yung pinakamatanda sa kanya, sa dugo. Mm-hmm. Sa sa amin. So ayan, si Mariano, ano ko sa kanya yun? Masiyahin siya, at higit sa lahat, matulungin siya. Pag yung time na walang-wala, may bigyan kanya ganun. Oh my God, ang maitin niya na sa akin. Wala pa siya sa akin, tapos nasabi yung... Walang kuyak din. Walang pakalam sa kanya si Kat. Walang pakalam sa kanya si Snow. Tapos... Kasi pinanganak ako nga, ang babaw luha. Isi lang ka ulit. Totoo, Lexi. Natatawa kay Lexi. Pero dati, turing niya lang daw sa sarili niya, tayo niya sa sarili niya, Elliot. Kasi ginagawa niya siya ng mga kasama niya. Totoo yun, kuya. Noong time na nakita ko siya, kausap niya si Lord. Hindi ako kasama niya. Sabi niya sa akin. Sinabi lang tayo kumusap niya siya. My God! Sumasama ko kasi. Kaya sakit-sakit na loob ko nang iniwan niya ako sa A-Track. Uyaks, kuya. Oh my God! Pigilan mo. Kasi noong time na... Ano po ang pasto sa kanya? Nasa tabi niya ako. Pinubuli sa sinatang sa lalat ng tiyo ko. Na, ang ganda na lang ba yun? Hindi ko man lang nakita yung reaction din ni Angel and Yano after magsalita ni Angel. Alam nyo, ayoko nang umiyak din talaga eh. Kasi sobrang nagiging emotional na rin ako. Pero alam nyo, pinigilan ko lang din. Pero siguro hindi ko lang din talaga alam yung dating-dati pa na pinagdaanan ni Angel from the very start. Pero dito talaga nakita ko, no, kung gaano talaga pinaglaban ni Angel si Yano. And then alam niya talaga simulat sa poll kung sino yung mga taong nanlait kay Yano, kung sino yung mga taong nambash kay Yano. Like, andyan si Angel para sa kanya, para i-defend siya, para supportahan siya, para ipagtanggol siya. And nakikita ko kung gaano talaga, alam niyo, nasaktan si Angel. Oh my God, nakikita ko kung gano'n siya nasaktan. Hindi siya iiyak ng gano'n kung hindi siya nasaktan. And nung umiyak siya, no, talagang
Kaya umiyak si Yano kasi lahat ng sinasabi ni Angel is totoo talaga, sa totoo lang. And si Lexi, na nandun na parang nakita ko na saksi sa lahat ng relasyon nila ni Angel. Alam niyo yun. And sobrang grabe to. Sobrang hindi ko alam kung paano nila hinandle to. And ewan ko lang kung bakit nga ba, ba't ang bilis-bilis lang i-give up ng isang bagay, di ba? Kung kahit saglit lang, di ba? Pero parang ang lalim-lalim na. Like, ito tingnan nyo, ang lalim na. Pero parang andali lang i-give up para sa kanila. Like, ba't nga ba ganun? Yung tanong ko, why? Bakit nga ba ganun? Di ba? Ba't parang ang isang bagay, ang dali-dali lang i-give up kung kaya namang ipaglaban pa, di ba? Siguro nga, dahil hindi na pwede, pero ba't ganun, di ba? Ba't pwede namang kaya namang subukan? Why not, di ba? Siguro, ewan ko, sobrang naguguluhan ako, pero ang sasabihin ko lang sa video na to, sobrang akong sumaludo sa kanilang lahat, sa pagiging honest nila, sa pagiging totoo nila sa isa't isa, especially ni Yano at ni Angel, kahit na may pinagdadaanan sila, sinubukan nila sagutin yung mga tanong nila. And sana maging okay na rin ang lahat in the future, like maging okay si Angel and si Cindy, si Yano, si Angel, and sana si Angel maging masaya na rin para kay Yano, di ba? Pero lahat magiging okay lang. Sabi nga nila, ang isang bagay at saka isang sugat, naghihilom din yan. Diba? Kumbaga, for the flow lang tayo, diba? Move on tayo, yung pinaka-importante para maging masaya ulit tayo, diba? So, ayun na nga, sobrang haba for today. Para na tayong nag-live. But anyway, gusto ko tong gawin kasi gusto ko talagang maliwanagan. And ngayon, naliwanagan na ako, diba? So, ayun na nga, maraming salamat for today. And so, ayun na nga, sasabihin ko na nga, bye, Marzel. Bye for Marzel. And maging happy na lang tayo, diba? And move on na lang tayo, diba? So, ayun na nga, maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up. And don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!